What's up mga kalutang, no? Good morning sa inyo. Panibagong video na naman to ng ating taglutang sa dagat. Agot ako dun sa pag-trolling. Wala naman kumagat sa atin, no? Pero try natin tong ating pang-malakapas again. Sana this time makahuli tayo, no? Lago lang ngayon yung ating araw. Ayaw lumabas. Okay lang yung ganito, no? Hindi masyado mainit. Babaw rito, mababaw. Nain agad. Lupit ka. Butete on the house. So, yun, no? 1-0 agad tayo sa Butete, no? Malupit pala yung Butete rito. Unang lapag, Butete agad. Dito na sila. Uy. Ayan. Kakagulo na mga kalutang. Sinasabi ko matinik. 1-0. May kasama ang Butete. Itong nakakasagapan sa atin, no? Yung ating Butete na to. Okay, kinakagat pa yung kutsilyo. Sige natin ang kawil dahil naputol. Meron tayo reserva dito. Ano, mga kalutang, no? Tanggal agad yung kawil, no? Kakakabit ko lang. Siyempre, lalagyan ulit natin yan. Lalagyan na wala tayo reserva. Hindi nga lang, medyo abala tayo ng konti. So, okay lang. Masawa siya kakakain. Dahil Butete! Puro Butete! Oh! Nakapangan lang yung ano eh. Kanina meron sana eh, kaya lang puro Butete naman. Sa trabaho to kailangan mo magtiyaga, tiyagaan talaga, kaya kailangan mahaba yung waiting skills mo rito. Lakas waiting skills. Yung paghihintay, kasi yun nga yung pagtiyaga na rin yun, dahil pagka hindi ka matiyaga rito, maghintay mo ikaw wala pag umalis ka. Tapos eh, binahanan ng kawan yung inalisan mo. Manginginayang ka eh. Yung ibang kasamahan natin dyan na mangingisda, na kapwa natin mga nakalutang, no? Hindi sila umaalis sa pwesto nila. Yung iba nating kasamahan, hindi naalis sa pwesto nila mga kalutang, no? Hindi sila naiinip. Ako, pag alam kong wala kasing kumakagat doon sa area ko, umaalis ako eh. Kasi paano kung isang buong araw walang kumagat doon sa pwesto mo, hindi ka nakalipat, hindi buong araw wala kang huli doon, no?
So imposibleng walang kumagat sa isang araw. Kaya diyan muna kayo, update ko na lang ulit kayo ha. Muna natin dito tayo kung may madadali tayo rito kahit wala kumagat eh. Focus muna tayo rito no, mga kalutang, para makadali tayo kahit papaano. Para at mga kalutang no, hindi ko alam kung nakikita niyo ako kasi maliwanag masyado yung ano ngayon. Napakakalmado ngayon ng ano, ng dagat. Kaya lang, kalmado rin yung isda. Tapos parang piyesta ng butete ngayong araw na to. Nakakainis. Dalawang ano na to, dalawang kawin na lang yung akin. So anim yung dala ko. Tapos nakapag-repair na rin ako. So dalawa na lang to. Pagkatapos ito, wala na. Hindi ko alam kung marerepair ko pa yung iba. Pag naubos to, uwi na. Grabe ang butete ngayon, mga kalutang. May kumakagat pa naman. Ando sa area na yun, mga kalutang, yung mga tropa natin, no? Mga ka-fishing mate natin. Umalis na sila rito dahil ang dami butete. Tol na naman. Tapos, pati kawil. Dala. May kumakagat dito eh. Ayan o, bubutete. Ayan o. Yung mga kalutang no, medyo mahamog, parang mahamog ngayon no. Hindi natin makita yung vicinity na ngayon, ano, kapaligiran ngayon. Yung sa tabi, banda rin sa amin, pauwi. Hindi ko, hindi ko matanaw. So, pati yung bundok dito sa may Maribeles. Ay, sa may, may Mount Maribeles. Hindi natin matanaw. Basta, wala tayo masyadong palatandaan lang natin yung mga kasama natin, ka-fishing mate natin doon. No? Nagtutumpukan sila rin. Medyo malayo-layo rito. Update lang tayo mga kalutang no. Tanghali na, alas 10 pasado na. So umaga no mga kalutang. So ngayon dapat mamaya pa uwi ko eh, mga alas 12 or alas basta something na ganoon yung katanghali ang tapat na. Kaya alam mga kalutang, nangyari kasi naubos yung ano natin, yung kawil. Pati yung mga reserva natin naubos ng butete. So hindi ko alam kung anong meron ngayong araw talaga ngayon dahil napakadaming butete. Yung mga iba nating ka-fishing mate nag-uwian na red dahil grabe maminsala yung mga butete na yan, no? Inubos lang yung pain natin, maya't maya. Maya-maya yung akyat natin ng butete. Bukod doon sa kawil, yung hook, kinakain nila. Pati ba naman yung tingga, yung sinker natin, kinakain pa ng butete na yan, no? Ayan, nag-uwian na sila Roses, sila Tatay Nard, sumuuwi na. Dito na tayo, banda sa tabi. Umakyat ako dun sa malalim-lalim. Iniisip ko, para walang butete. Ang nangyari, wala nga butete, wala rin isda, kumagat dahil meron tayong nakitang mga nag-illegal fishing doon, no, mga kalutang, no. Yun ang isa sa pinakadahilan kung bakit wala nang mahuling isda rito sa banda dito sa amin, sa karagatan dito sa amin, dahil yun nga, meron tayo ditong mga illegal fishing. So, di ko alam kung bakit na-atim nila yung ganun, no, o yung mga taong ganun, kasi pwede ka naman dumiskarte ng parehas lang, eh. Kagaya natin, kagaya ko, nangangawil ako, yan, nakabilad sa init. Bakit gusto nila, napaka-easy lang ng buhay, no? Yung parang magic lang, isang click mo lang, isang snap mo lang, pera na agad. Pero mga kalutang, totoo lang, wala patutunguhan yun ng lalamang sa kapwa. Yung mga gusto nila agad nangyayari. Nangyayari nga yung gusto nila, pero panandalian lang yung mga kalutang. Mas maganda pa rin yung
yung pinagpaguran mo, yung kung nagbilad ka sa init ng araw, nagtiyaga ka para makakuha ka ng isda. Hindi yung napakabilis lang. Kasi ang daming napipinsala. Bukod sa kagaya naming maliliit na mga isda, pati yung mga ibang maliliit din na isda, pati yung mga coral sa ilalim. Hindi ako galit sa kanila, no? Hindi rin ako against sa kanila kasi baka nakakapanood nito yung mga kapitbahay ko lang din na ganun yung ginagawa. So, pasensya na, pero mali eh. Pero wala akong karapatang pagsabihan kayo na itigil nyo na yan, or kasi may isip naman kayo eh na nasa inyo na yan kung pagpapatuloy nyo pa rin yan o ititigil nyo. Kasi basta alam nyo na rin naman yan, mali yan yung pag-illegal fishing nyo na yan. Hindi ko na mamagitin kung anong klaseng pag-illegal fishing yan, ha? Basta illegal fishing. Hindi ako galit sa inyo or hindi ako nakikipag-away or basta kung sino man nakakapanood sa akin nito na ganun yung ginagawa. Shout out sa inyo, no? Huwag sana dumating yung oras na mawalan pa kayo ng bahagi ng katawan nyo para lang matuto pa kayo. Para lang matuto kayo or pati kayo mawala. Huwag sana dumating yung time na ganun. Basta itigil nyo na lang siguro para lahat masaya, lahat nakikinabang sa yaman ng dagat, hindi lang kayo, no? Tsaka yun, basta masama yan, bad yan, huwag nyo nang gagawin sana yan. Kagaya namin, no, maliliit na manging isda lang, tsaga-tsaga lang kami sa kawil, masaya na kami kahit kukunti lang yung nahuhuli namin. Basta may naiuwi lang kami, may nailalagay lang sa lamesa. Pero yung ganyan, maramihang isda, pero masama naman yung gawain na yan. Pangit pa rin eh. Oo nga, nagkakaroon tayo ng isda, nakakabenta tayo, pero galing saan? Basta yun, shoutout sa inyo. Gaya ng sinabi ko, wala akong karapatang tutulang kayo o pigilan kayo sa ginagawa nyo, pero alam nyo na rin naman yan na mali. Nasa inyo na yan. Para sa kapakanan din ng ibang mga isda na kagaya ko na maliit na mga isda. Sana mag-isip na lang ulit tayo kung bakit dapat pa natin pagpatuloy yan, o pag-isipan din natin kung bakit na dapat natin itigil yan. So yun, update tayo sa huli ko, mga kalutang, gawa ng napakadaming butete nga. So ito lang yung huli natin ngayon, pero salamat na rin na tabiyaan tayo ng dagat, no? Time check, alas 10:20 na. Alas 10 na, so pauwi na rin tayo eh. Ito yung huli natin. Yan, yung huli natin, mga kalutang. Medyo di tayo pinala dahil maraming butete ngayon. So yun. Yan doon pa yung ibang ka-fishing mate natin, pero karamihan nag-uwian na. So ilan-ilan lang yung bangka natatanong ko doon, no, sa spot. So yun, pauwi na rin naman ako eh. Ayan yung nahuli ko, pero ito yung nahuli kong butete. Papakita ko sa inyo. Yan yung nahuli kong butete, mga kalutang. Marami yan. Bukod dyan, meron pa akong mga nakawala. Yung mga tinangay yung hook ko, yung mga tingga ko. Yan, sila yan. Sila may pakananan lahat. Yan, yung mga salarin. No, bakit maaga ako nakauwi ngayon? Naubos yung kawil ko dahil sa kanila. Ito yung huli natin, oh. So, parang mas marami pa yata yung buteteng nadali natin kaysa rito sa huli natin, no? Yung mga kalutang, no? Siyempre, salamat pa rin ulit sa biyaya ng dagat kahit pa paano nabiyayaan tayo. Meron pa tayo natirang pain. So, bukas na lang ulit yan. Pero mayroon tayong magaganap bukas na event, no? Doon sa amin. Kasi dito sa lugar namin, sa barangay namin, piyesta. Pero, siyempre, hindi tayo pwede magpiyesta-piyesta ngayon. Hindi tayo pwede magparty-party dahil pandemic pa tayo. So kami lang siguro ng Seaside Squads muna ang magkakaroon ng event, pero syempre susunod pa rin tayo sa health protocol, no? Yung ating face mask, face shield, at saka yung social distancing. Yun, antabayan na natin yan siguro. Di ko alam kung makakapag-vlog ako nyan sa event or dito na sa dagat ulit kasi lalawot pa ako bukas. Sayang yung pain natin kasi mamamatay na yan pag inabot pa ng susunod na kinabukasan eh. Yun, maraming salamat sa mga subscribers ko, no? Syempre.
shoutout sa lahat ng nagpapa-shoutout, no? Siyempre, maraming salamat sa subscribers ko dyan. Road to 400 na tayo, siguro. Konting tiyaga pa tayo, makaka 400 na tayo, no? Tapos, siyempre, sa mga nanonood, lahat ng mga views ng vlog ko, lahat ng mga nanood, siyempre, maraming salamat sa inyo lahat. Talagang taus-puso po ako, nagpapasalamat sa mga nanonood ng vlog ko, no? Kahit 30 lang yan or 40 views, 10 views, okay lang yan, dahil importante may nanonood sa atin, no? Di baling mabagal yung pag-unlad, basta nausad. Yun, maraming salamat mga kalutang. Hanggang dito na lang ulit. Siyempre sa susunod pang mga biyahe ko sa dagat, yung mga paglutang natin sa dagat, samahan nyo ulit ako. Lagi tayo makontento sa buhay kung anong yung dumating sa atin, tanggapin natin. Maraming salamat mga kalutang. Woo! Fish out mga kalutang. Yan, ibabalik na kita sa dagat. Pahabol ko nga pala mga kalutang, kaya ako inuhuli to kasi bukod sa kumagat na sila sa ating kawil, makakapinsala pa ulit sila pagka binuhay ko pa sila, di ba? So, tsaka alam ko kasi hindi sila kinakain eh. Kasi meron silang venom. So, much better na rin na ganyan, na namatay sila. Nakakalungkot eh, no? So, rest in peace sa mga buteting nandito sa akin, no? Sa harapan ko. Yan, nantitigas kasi ng ulo niyo eh. Kinakagat niyo yung mga kawil ko. Tapos, pati yung tingga. Tingga na yun eh. Matutunaw ba yun sa mga bituka nyo? O yan, bulik na kayo sa dagat. Pero pinagkaiba, hindi na kayo makakalangoy ngayon. Lutang na kayo ngayon. Yan, shoutout sa inyo mga kalutang. Ha? Yan. Next time ha, huwag nyo nang gagawin yan. Yan, oh, lutang na yun ngayon, no? Alam nyo, maras marami pa itong nahuli kong ganito kaysa... Inuubos niya yung kawil ko eh. Pwede naman kumagat lang ng kumagat ng kain, hindi naman pinagbabawalan. Pati ba naman yung kawil kagatin nyo? Mahal-mahal ng isang karton. Tapos bukod pa ron, gagawa na naman ako. So i-re-repair ko na naman yun. Yan. Yan ang dapat sa inyo, madala na kayo ha. O ikaw, laki-laki mo. Sarap mo sanang ihawin, kaya lang bawal. O, dyan muna kayo. O, paano? Bye-bye. Ingat kayo, maraming pating dyan. O, ito yung huli natin mga kalutang, no? Meron tayong bisugo. Ito, di ko alam kung anong klaseng fish to, no? Di ko alam kung anong klaseng fish dato. So, tapos, puro malakapas na. Tapos, meron tayong bugaong. Bagaong or bugaong. Basta, importante may ong. Chinese yata ate. Ito si Buga. Apelyido niya Ong. Siya si Bugaong. Ayun o. Tapos ito si Biso. Ayan si Biso. Apelyido niya Go. Kaya siya Bisugo. Tapos ito si Mala. Si Mala. Apelyido niya Kapas. Si Malakapas. Corny.